Mayado ang mga guro sa pagbito ni Pangulong Bongbong Marcos sa panukalang batas na nagtatanggal ng buwis sa honoraria ng mga nakadestino noong eleksyon. Paniniguro naman ni PBBM, mamimigay ng ayuda ang pamahalaan sa mga tunay na nagtrabaho nung halalan. Nasa front line ng balitang yan si Marian Enriquez. Nagbito o tinabla ni Pangulong Bongbong Marcos ang panukalang batas na nag-aalis ng income tax sa honoraria, allowances at iba pang financial benefits ng mga nagtrabaho noong eleksyon. Masama tuloy ang loob ng mga guro. Isang napakalaking ipokrito ng ating pamahalaan na pagkatapos ng eleksyon ay purihin yung mga guro na kayo ang bayani sa panahon ng eleksyon. Pero sa kakarampot na 20% tax, gagatasan at gagatasan, titigain at titigain yung allowance ng mga itinuring na bayani ng ating bayan sa panahon ng eleksyon. Sa ilalim ng COMELEC Resolution No. 10727 noong November 10, 2021, ang mga kawanin na nagsilbi noong halalan, gaya ng chairman at mga miyembro ng Electoral Board, ay makatatanggap ng honoraria mula 3,000 piso hanggang 7,000 piso. Meron ding 2,000 pisong travel allowance, 1,500 pisong communication allowance, at 500 pisong anti-COVID allowance. Ang Kamara at Senado kapwa nagpasa ng mga panukala para hindi napatawa ng buwis ang mga yan. Pero dahil sa pag-veto ni PBBM, makakaltasan yan ng 20% buwis. Katumbas yan ng nasa 1,200 pesos hanggang 2,400 pesos. Ang halagang ito ay malaking tulong sana sa pagbabayad namin ng mga bills natin. No? Magpapasukan na maraming mga pangangailangan ng mga teachers na kailangan bilhin. Paliwanag naman ni Pangulong Marcos, nag-veto siya dahil taliwas ang panukala sa isinusulong ng gobyerno na tax reform program na naglalayong alisin ang inequity. Makakain lang ng red tape yan. But as a matter of principle, ang sinasabi ko, hindi kasi pagka nagkumuha ka ng tax subsidy, hindi mo alam kung sino ang makakakuha. Dahil kahit yung hindi nangangailangan, nakakakuha. Bagamat binito niya ang panukala sa poll honoraria, magbibigay naman daw ng ayuda sa mga tunay na nagtrabaho noong eleksyon. Babalikan natin sila. Pagka nagka-eleksyon, edi titignan natin sino ba talaga ang nagtrabaho, ilang oras sila, ilang araw sila nagtrabaho dito, ano yung kanilang position. Sa tansya ni ACT Teachers Party List Representative Franz Castro, katumbas ng hanggang 1,000,000,000 piso ang magiging tax exemption. Napakaliit na halaga raw nito para tumbasan ang pagod at dedikasyon ng mga nagsilbi noong eleksyon. Aapila raw ang grupo ng mga guro sa Senado at Kamara para i-override o baligtarin ang pagdito ni Pangulong Marcos. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5.